and welcome to my channel. So for today's video, isa na naman pong kaiinisan ninyong video dahil po tayo po ay mag-unbox na naman ng alaras! Oh my god! Ito po ay galing na naman po sa Pilipinas. Hindi ko na lang po imi-mention ang store na pinagbilahan ko nito dahil alam na nyo naman na yon. Okay, ilalagay ko na lang po sa description box kung saan ko po siya nabili. Alright? And hindi na rin po ako mag-mention ng mga prices because I think it's for my own safety. Kung gusto ninyo pong malaman ang mga presyo, i-DM nyo po ako or go directly to their page kasi nasa description box naman. Alright? Okay. Without further ado, tayo po ay mag-unbox na! Okay, eto na po siya. Eto po. Mm-hmm. Ayan, mga besh. Ayan. So, may part 1 to at saka part 2. Ayan. So, ito na po ang mga alahas na nandito sa aking pouch na galing FedEx. Ano. So, ito pong mga alahas nito ay may sentimental value para sa akin. Kasi, gustong-gusto ko po talaga to. And, since nag-pandemic, medyo sumasama ang lagay ng ating mga bulsa. At hindi na rin po tayo masyadong nakakabili ng alahas. So, ito pong alahas na to is given to me by a very special person in my life. Na tumutulong pa rin sa akin despite of being away from each other. Ganern. O, diba? Ganern talaga. Okay. So, regalo niya po ito sa akin. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito po ay... Siyempre, the Cartier Love Bangle. Ayan po siya. O, diba? Ito po ay screw type. Ito po ay screw type. Ayan, naka-tape pa ang kanya screwdriver. Ito po ay hindi po ginto. Ang ginto po ay ito lamang po. Okay? Ayan. Wala pong box. Wala pong anything. Hindi ko na po pinalagyan ng box. Ganyan lang siya. Pero naka-bubble wrap naman siya nung binigay sa akin. So, ayan. Tapos, this is in yellow gold setting. It's size 19. Kasi medyo safe ako, no? Kasi po, pag hindi po siya nagkasya sa akin, hindi ko na po siya maibabalik sa Pilipinas dahil malang shipping, okay? So, ano po siya, karat engraved, ayan po, lahat ng mga, ano, mga kailangan ninyong malaman ay nandyan po. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. Nandyan po, naka-engraved dyan. Laser engraved ang tawag ata dyan. Ayan. So, it's 750 Cartier serial, may serial number. Kinemerot siya dyan. Mm-hmm. And, nandito po yung screw niya, alright? So, pag in-screw mo siyang ganoon, ayan. Siguro wag lang ano, madalas tatanggalin or pag sinuot mo, ayun na yun, isuot mo na siya for life kasi baka malustred, alam niyo yung lustred mga besh? Baka malustred yung screw at mahirap po siyang palitan dahil ginto rin po ang screw. Okay? Kasama po yung screw sa binayaran ninyo. So, ayan po siya, ayan. Ganun. O, diba? Tapos, ganon. Ayan. Tapos, isuscrew mo lang siya dyan. O, sakto naman pala sa akin, o. Mm. Ayoko kasi yung nandito lang. Parang pang men, pag ganon. Parang pang lalaki. Gusto ko yung medyo mabababa ng konti. Ayan. Sakto. Sakto pala ang 19 sa akin. Pero pag mga ganitong malalambot, okay na sa akin ang 18. Alright? Ayan. Alam nyo ba mga besh, gustong gusto ko to since nakita ko to kay Julia Barreto sa isang movie niya yun eh. Na may isa siyang suot na ganito na sabi ko, ano kaya yung alahas na yun? Ang ganda-ganda naman. Eto pala yun. Ayun. Excited ako kasi ito po ang first na love bangle ko and I'm planning to buy kung pagpapalain po ha na magkaroon uli ng magandang kinabukasan ng ating mundo at mawala ang pandemya at bumalik ang ekonomiya natin, ano? I'm planning to buy a rose gold setting and a white gold setting ng itong Cartier Love Bangle. Wag na yung diamond pave kasi medyo maharlikan na yun. Okay na ako sa mga, ano, mga solid colors kasi hindi rin naman po ako mahilig sa diamonds. Ganun. So, this bracelet pala is tumataging ting na 8.89 grams. O, diba? Medyo maharlikan na rin po siya. Pero, okay na yun. Kasi talagang gustong gusto ko po talaga to. And thank you very much sa nagbigay nito. Alam mo na kung sino ka. Hindi na kita i-mention, okay? Alam mo na rin kung bakit siguro.
Maraming maraming salamat sa iyo. Taus-puso po ako nagpapasalamat. Charet. So, kung meron akong Cartier Love bangle, I decided to buy a Cartier Love earring. O, di ba? Ito po siya. Kasi matagal na po ako naghahanap ng hoop na earrings talaga. Gusto ko yung malaki. Parang ang size niya is 3x60 kung dito sa Japan. Pero inaalok kasi ako nung sa pinagbilhan ko na shop, and ito medyo na in love ako sa kanya. O, di ba? Yan. Gusto ko, originally, mas malaki pa dito, guys. Kaya lang, wala na atang mas lalaki pa dito. Ang size din nito, alam ko, 3x50. Mas malaki dito yung 3x60, guys. Tapos, ayan siya. Meron siyang parang turni-turnilyo na, ano, na effect. Ganyan. Tapos, ito po ay 750 din. Ah, K18 nakasulat eh, pero Saudi gold po siya. Ito po ay tumataging ting na 4.63 grams. Ayan. So, ito siya. Diba? Ito po ang binili ko para sa sarili ko. Tapos, well, bakit naging sentimental tong mga alahas na to? Kasi po, ikikwento ko na lang sa inyo. Yung ate ko po, parang naging source ng... Bakit ako naiiyak? Okay, teka muna. Kalma, kalma, Sophie. Yung ate ko po, para naging source ng lakas ko dito sa Japan. Okay? Kumbaga, okay lang yan. Lagi siyang ganun. Pag may problema ako, okay lang yan. Maano mo yan, malalampasan mo yan. Ganun. Parang hindi siya, she's not looking at the negative side of things. Ganun. Ba't ba ako naiiyak? Sorry mga besh. Okay? Kakalmahin ko lang muna sarili ko. Ayun. So, she's not looking at the negative side of things. Parang kumbaga, kapag nagka-problema ako, pupunta ako sa kanya. Siyempre, ate ko siya. Achi. Achi kasi tawag ko sa kanya kasi we're half Chinese. Ganon. Sasabihin ko sa kanya, achi, ganito yung problema ko, ganito, ganyan. Okay lang yan. Matatapos din yan. Tapos, bibigyan niya ako ng advice, ganito, ganyan. So, parang, in a way, nakakagaan sa feeling na may nasasabihan ka. Tapos siya. Hindi siya mahilig magsabi ng problema sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi siguro mas pinipili niyang sarili ninyong problema niya. Ganun. Tapos one time, umuwi ako. Ang lungkot niya. Habang naguhugas siya ng pinggan. Parang kasimangot siya. Pink na jacket pa yung suit niya noon na may hood. Naalala ko. Habang naguhugas siya ng pinggan. Sabi ko, oh, ba't nakasimangot ka? Nag-away kayo ni kuya, no? Ginaw ko siyang ganun. Tapos sabi niya, hindi oh. Tapos sumihot siyang ganun. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Sabi niya, hindi naman ako umiiyak. Naiinis lang ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit? Kasi yung hikaw ko na ganyan. Tinuro niya yung hikaw ko, which is the Dior type earrings na Japan gold setting na large size. Yung pinakamalaki po. Yung ganon. Yung meron dito, tapos meron din dito, yung Diroskas na ganon. So sabi ko sa kanya, hala, paano mo mawawala yun? Sabi niya, hindi ko nga alam eh, kahapon pa ako hanap ng hanap, kagabi pa ako hanap ng hanap. Eh, that time, tapon ng basura namin. The next day. So, naitapon na ng bayo ko yung basura namin. Naalala niya na lang na naibulsa niya sa pocket ng jacket niya na may hood. Yung tissue na ginamit ng mga pamangkin ko. Kasi mahilig yun magpulot ng kalat eh. Siyempre, yung mga pamangkin ko nagkakalat, diba? Pag nagpulot yun ng kalat, ibubulsa niya, tas tsaka niya itatapon. Tapos, nung time na yun, siguro lang ha, pagdukot niya doon sa kalat, kasama yung hikaw na itapon niya. Oh my God. Parang, ang syunga mo naman. Tapos tinawanan ko siya, sabi ko, ang syunga mo naman, sabi kong ganun. Hindi mo ba chinek muna yung bulsa mo bago ka, or chinek muna yung kalat bago mo itapon? Sabi niya, hindi. Kasi ang naaalala ko, tissue lang talaga yung nakabulsa doon. Naalala ko na lang ngayon na naitapon na yung basura, na nandun pala siya sa basurahan, or nasa bulsa ko siya. So naitapon nga siya, in short, ganun. At take note, pares po yun, dalawa. Kasi tinanggal niya yun bago siya maghilamos sa gabi. So, ilang days niya yun iniisip. Lagi ko siya nakikita malungkot siya. Sabi ko kasi, bakit? Bakit ba? Makakabili ka naman ng bago, sabi niya. Ang hirap bumili ng bago, yun ang sabi niya sa akin. Tapos, dun ko lang kasi siya nakitang malungkot, guys. So, to make the long story short, gusto kong makagaan din sa nararamdaman niya kahit papano. Kaya sabi ko, o sige, bibilan na lang kita ng alahas, sabi kong ganun. Bibilan na lang kita ng hikaw kasi meron naman akong binili nga. So, pasabay na lang.
pasabay kasi sayang ang shipping. So, this next item na i-unbox ko para sa inyo ay para po sa aking kapatid. Ito po ay Dior type earring din. Pero, Saudi gold setting na to. Hindi na po siya Japan gold kasi hindi, which scary ng budget mga best. Ang Japan gold, medyo maharlika ano. Ayan. Dior type din siya na earrings. O, diba? Ang ganda kaya nito. O, diba? Ano siya? Mirror ball. Actually, mas malaki pa to dun sa hikaw ko. Kaya nga, gusto ko rin to. Sana dalawa kinuha ko. Tas, ayan, deroscas din siya. O, diba? Deroscas din siya. Kaya hindi siya madaling mawala. Maraming may gusto nito, eh. O, diba? Ito po ay 3.20 grams. Ayan. Medyo maharlika na rin siya para sa kanyang ano, no. Pero, gusto ko tong hikaw na to. Kasi yung sa akin, plain lang po na bilog. Ayan. I like it, but I love my sister and para naman makagaan sa kanyang pakiramdam, eh, ibibigay ko na lang po to sa kanya. Since, parang ano to, pay it forward. Binigyan ako ng special na tao sa buhay ko, ng alahas na gustong gusto ko. And itong hikaw na to ay gustong gusto rin ng kapatid ko. So, I'm paying it forward, okay? So, ayun lang guys. Sana hindi kayo nabore sa aking medyo mahaba-habang kwentuhan. Sa ating medyo mahaba-habang kwentuhan na, no, ng tungkol sa aking buhay at sa kapatid ko na medyo sumama ang loob. Anyways, ayun lang guys. That's about it for this video and I hope you guys like it. And if you did, please give it a thumbs up and share it with your friends. And of course, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you get notified on my next uploads. I'll see you guys in the next one.